Magsitayo na po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Viva po ang Jesus Nazareno! Viva! Maligayang kapisahan po ng pong Jesus Nazareno sa ating lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Huwag ang isa Diyos sa kainasan, kaloob sa lupa ang kapayapaan. Pinupuri ka, hindi nagdaraman. Sinasamba ka sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos, arin ang namin, amang makapangyarihan. Panginoon Yesus Kristo, hugdong anak ng Diyos, kordero ng Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal. Amin. Jesus Cristo, kasama na Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan
dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kami makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalha ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi namamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus,
Bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat na nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lang. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Kamusta po? Kamusta ang pakiramdam? Kamusta ang karanasan? Matapos no, 3 taon na hinarangan,
pinagbawalan at hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong makapagtipon-tipon ng kapistahan ng Nazareno sa loob ng 3 taon. Ngayon ay muling lumabas at muling naglalakbay at sama-sama natin muling binalikan at ginugunita ang pagkakataon na mula doon sa kanyang unang kinaluluklukan sa Intramuros ay nagpunta dito sa Quiapo, dito sa simbahan ni San Juan Bautista para manatili dito upang masigit siyang makilala, makita ng mas marami pang mga tao na naghahanap ng Diyos, naghahanap sa Panginoon. Ito yung araw na talagang mararamdaman natin na ang biyaya ng Diyos ay puspos, liglig at umaapaw pa. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Diyos. Pero tingnan po natin at ating pagnilaya no, habang hinihintay po ang pagdating ng imahe ng Poong Jesus sa Nazareno. Tayo po muna ay magnilay tungkol po sa ating wala pa po yan. Masaya lang sila, pero wala pa. Ando doon pa po sa kabila, no? Pero sana po sa mga dumarating, lalo na yung may mga estandarte, ay itabi nyo po at huwag nyo pong ipilit no, na ipasok po sa loob. Ang tema natin sa pagdiriwang ngayong taong ito, ibig po naming makita sa Jesus. Ilang oras kayong pumila? Ilang oras kayong naglakbay bago makarating sa pila ng mga papasok sa loob ng simbahan? Gaano katagal? Yung init kaninang umaga, umulan, no, pero tuloy pa rin. Ngayon mainit, pero tuloy pa rin. Bakit? Dahil ba ibig din ninyong makita sa Jesus? Ngayon, nakikita nyo na. Nandiyan dyan si Jesus sa imahin na naririyan sa altar. Mamaya sa communion, sa tinapay, makikita mo rin si Jesus. Hindi ipinagdadamot ng Diyos na makita natin siya. Kaya nga nagkaroon ng mukha ang Diyos. Yung dating mararamdaman mo lang sa hangin, sa tubig, sa apoy, sa lindol, sa kulog. Dahil kay Kristo, sa Poong Jesus sa Nazareno, nagkaroon ng mukha ang Diyos. At nakita na natin, nakita na ng mga tao ang Diyos. Pero kayo po, na nagtiis, naglakbay, patungo dito, ngayong nakita mo ang Diyos, ano ang gusto mong sabihin sa Diyos? Bakit gusto mo siyang makita? Anong sagot? Kasi hindi naman pwedeng pumila ka lang na mahaba kasi makikiuso ka. Hindi naman pwedeng sumama ka lang dito kasi nga gusto mo lang magpa-picture sa Nazareno. Eh pwede ka naman magpa-picture mamaya o bukas sa Nazareno. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon, katulad sa kwento ng tema natin, lumapit itong mga Griego kay Felipe, kay Andres at sabi nila, gusto naming makita si Jesus. Dinala doon kay Jesus, ngayon, naririto kayo, bakit gusto nyong makita si Jesus? Ano ang gusto nyong sabihin? Gusto nyo bang sabihin ang hinanaing ninyo? Gusto nyo bang sabihin ang problema ninyo? Gusto nyo bang sabihin na kailangan ninyo ng pagtanggap o acceptance? Gusto nyo bang sabihin kailangan ninyo ng trabaho? Gusto nyo bang sabihin gusto ninyong magpasalamat sa Nazareno? Kasi kahit na sabihin nyo nga po, salamat pong Jesus Nazareno. Sana lahat ganun, no? O sa mga ganitong pagkakataon, hindi tayo naririto, hindi tayo pumunta kasi gusto natin makita si Jesus, kasi gusto lang natin malaman, ano pang pinagkakaguluhan dyan? Yung nandito tayo dahil
gusto nating sabihin na salamat dahil sa kabila ng ating kasalanan, katigasan ng ulo, sa kabila ng ating hindi karapat-dapat sa mga grasya at biyaya na mayroon tayo, pero dahil nga napakabuti ng Diyos at sa pamamagitan ni Jesus, nais nating sabihin sa Diyos Ama na salamat sa buhay, salamat sa kalusugan, salamat sa pamilya, salamat sa trabaho, salamat at tayo po nakasurvive sa COVID sa loob ng 3 taon. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magpasalamat ka sa Nazareno. Pangalawa po, sana mas maintindihan natin. Unang nakita ni Felipe, ni Andres at ng iba pang mga alagad si Jesus. At sa pamamagitan nila Felipe, Andres, lumapit ang ibang mga tao sa kanila na gusto nilang makita si Jesus. At yan ang dapat nating babaunin sa pag-uwi natin, sa pagtatapos ng pagdiriwang na ito. Ang karanasan ninyo ang magtutulak sa kanila para gustuhin din nilang makita si Jesus sa susunod na pagdiriwang. Magsasama ka, makakainganyo ka dahil sa iyong buhay, dahil sa iyong halimbawa, gugustuhin din nilang makita si Jesus. Pero kung paiirali natin ang kayabangan, paiirali natin yung pagmamataas natin, mahihirapan silang makita si Jesus na nakita natin. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, huwag kang pabida. Sa mga nasa labas, sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, huwag tayong pabida. Kanina po kasi no, sinusubaybayan ko yung mga post kasi gusto natin ipakita si Jesus. Pero sadyang may mga tao na medyo nakakalimot na sila na ang nakikita, mukha na nila ang nakikita. Ang gusto natin, makita si Jesus. Ang gusto natin, makasama natin si Jesus. Sana po, ito ang ating maging misyon, ito ang ating maging hamon sa pagdiriwang natin at lalo tigit sa pag-uwi po natin sa inyong mga tahanan. Sa pag-post ninyo ng mga picture, ng mga images sa inyong mga social media, si Jesus ang inyong ipakita at hindi ang ating mga sarili. Amen? Magsitayo po na. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahawg sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ating idulog ngayon ang ating mga panalangin at ang ating itutugon, Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin na wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawan mo kami.
upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawan mo kami. Ang lahat ng ito'y iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Magsiupo muna lang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berreng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kariyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hatid sa pagkabuhay sa kalawalatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva!